وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, tandaan po natin, alamin natin na alhamdulillah, ang Islam ang ating reliyon. Ang Islam ay ganap sa lahat ng aspeto nito, aspeto ng buhay. Ang Islam, mga kaibigan, mga kapatid, saklaw niya lahat ang aspeto ng ating pamumuhay o ng ating buhay. Kaya ika ng ating mga ulama, ang Islam ay hindi lang basta relihiyon, way of life, pamamaraan ng buhay. Lahat ng iyong gagawin, nilagyan ng relihiyon Islam ng panuntunan, rulings, hukum, batas, adab, kaugalian, lahat, panuntunan. Sasamba ka, may panuntunan. Magninegosyo ka, may panuntunan. Mag-asawa ka, may panuntunan. Sa mga pakikipag-ugnayan sa ibang tao, may panuntunan. Hanggang sa pagtulog, hanggang sa pagpasok sa CR, kubeta, ay tinuruan ka pa ng Islam kung ano ang panuntunan at mabuting kaugalian na marapat mong gawin. Kahit sa pagpasok sa maruming lugar, ay tinuruan tayo ng reliyong Islam na mabuting asal. Ganito kaganda ang ating reliyong Islam. Lahat, politics, negosyo, pag-asawa, divorce, karapatan ng mga anak, karapatan ng mga asawa, mga kamag-anakan, kapatid, kaibigan, lahat saklaw ng reliyong Islam at may batas panuntunan. Ito ang kagandahan ng reliyong Islam. Sa pag-aasawa, lubos na binigyang diin ng ating reliyong Islam. At ito ang magiging paksa topic natin, mga kaibigan. Ang pag-aasawa, mga kaibigan, mga kapatid, ay binigyang diin ng relihiyong Islam, lubos na binigyang diin, binigyang halaga ng relihiyong Islam ang pag-aasawa. At ito ay katuruan, sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ng mahal na propeta? An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ang pag-aasawa ay kabilang sa aking sunna, pamamaraan. Sinumang kapuotan, itanggi niya ang pag-aasawa, tunay na hindi siya kabilang sa aking umma. Ito ay sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nag-aasawa sa mga kababaihan. Anong sinabi ni Allah bilang saligan sa pag-aasawa? Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Mag-asawa kayo sa mga napupusuan ninyo mula sa mga kababaihan ng dalawa, tatlo, apat. Fa in khiftum an la ta'dilu fa wahida. Kung kayo ay mangamba na hindi kayo maging pantay, makatarungan sa mga sa inyong mga asawa, ay mag-asawa na lamang ng isa. Alam nyo ba, itong aya na ito, sa ating mga sisters na nakikinig sa taas, at sa lahat ng mararatingan ng khutba na ito, magbibigay lamang ako ng mga ginintuang payo para sa mga kababaihan na maaring dumadanas, no, itong sinatawag na taaddud, duwaya,
pag-aasawa ng higit sa isa ng kanilang mga asawa. Tunay, walang pag-alilangan na isa sa pinakamasakit na pagsubok na dadaanan ng isang babae ay ang makapag-asawa ng higit sa isa ang kanyang asawa. Napakasakit. Naunawaan natin sa mga kababaihan. Isa, dapat natin tumaunan. Lalo ng mga kababaihan na likas silang emosyon ang kanilang pinapairan. Walang pag-alinlangan na napakasakit sa kanilang makapag-asawa ng pangalawa o pangatlo o pang-apat ang kanilang asawa. Subalit, tandaan nyo ito sa aking mga kababaihan. Una, huwag mong kapuotan. Huwag kang mamuhi sa katuruan na ito. Dahil ito ay katuruan na ipinag-utos ni Allah na siya ang higit na nakakaalam sa makakabuti sa kanyang mga nilalang. Yan ang una. Pangalawa, ito ay kadar itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. At anumang itinakda ni Allah, kung itinakda man sa iyo ni Allah na makapag-asawa ng higit sa isang iyong asawa, ito ay kadar at ito ay mabuti sa iyo dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Pangatlo, kung mangyari man ang duwaya, huwag mong ikakahiya. Ito'y karangalan, hindi kasamaan. Ang mga sahabiyat, nangyari din sa kanila. Ang ta'adud, duwaya, ang mga sahabiyat na mga babaeng disipulo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakapagduwaya ang kanilang mga asawa. Ang ilan sa kanila ay ang ating mga ina, ina ng mga mananampalataya at mga anak ng mga dakilang sahabi tulad ni Abu Bakar, ni Umar, na si Aisha, si Hafsa, na lahat asawa ng mahal na propeta. Ito'y karangalan, hindi kahiyan. Pangapat, huwag kang makinig sa ibinubulong, inuudyok ng ilan pasing tabi. Ang minsan nakakasama, nakakasira sa pamilya, sa mag-asawa, ay ang mga kaibigan, kamag-anakan, maging mga magulang. Kapag nakapag-asawa, ang asawa ng kanilang anak ay inuudyokan. Mas mabuti pa ang ika kanila, may kasabihan, kumain ka ng tain ng manok kaysa sa makapag-asawa ang iyong asawa. Nasisira mo ang ugnayan ng mag-asawa. Nangyayari ang talak, divorce, dahil sa kagagawan mo, napakalaking pagkakasala. Ikalima, tandaan mo, sister, na ang sakit, kirot, ay dito lamang sa mundo. Pansamantala lamang. Sa kabilang buhay, hindi na natin ito mararamdaman. Pagpasok na tayo sa paraiso, doon ang habang buhay. Lahat ay pansamantala lamang. Makakasanayan mo rin. At sa kabilang buhay, pag sa paraiso na tayo, wala nang sakit, wala nang selos, dahil sa paraiso ay walang hanggang kaligayahan. Dito lang sa mundo itong kirot dahil pagsubok sa atin ito ni Allah. Pang-anim bilang panghuli, tandaan mo ang dakilang gantimpala na igagantimpala sa iyo ni Allah, at ito ang paraiso. At nabanggit sa Quran na yung mga nagtitimpi ay bibigyan ng gantimpala ng walang hanggan, walang bilang. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sinumang sundin niya ang kanyang asawa at siya ay mamatay, yung babae, kapag siya ay dinatnan ng kamatayan, na nalugod siya, ang kanyang asawa sa kanya, at kabilang doon yung kanyang pagduduwaya, kapag siya ay pumana, sasabihin sa kanya, pumasok ka na sa paraiso, alinman sa mga pintuan ang iyong ninanais, ginugusto. Sasabihin sa babaeng na nagtimpi, nagsabot sa malaking pagsubok na ito. Pag nilalilayan natin, mga sister, huwag natin kapuutan, huwag natin kamuhian ang katuruan na ito. Ang lahat ay tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabilang dako naman, sa mga kalalakihan, katakutan nyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Kayong mga nag-asawa ng higit sa isa.
Hindi, wag niyong madaliin ang pag-asawa ng higit sa isa. May panuntunan, may kondisyon, at ito ay responsibilidad, napakalaking responsibilidad. Tama, ipinaintulot niya ang pag-asawa ng higit sa isa. Subalit, may higpit na kondisyon na dapat kang maging pantay at makatarungan. Financially at physically, sa panahon at oras, dapat kang maging pantay, makatarungan sa bagay na ito. Kung hindi ka maging makatarungan, huwag ka na lang mag-asawa. Huwag natin madaliin. At nagbigay ng babala ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa hindi nagiging makatarungan sa kanilang mga asawa. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sino may mga asawa na hindi sila naging pantay makatarungan, bubuhayin sila sa kabilang buhay na nakalaylay ang kanilang bahaging katawan bilang parusa, kaparusahan sa kanila. Ang mga salafus salih, mga naunang tao, lubos nilang binigyan din ng pagiging pantay makatarungan. May mga, ilan sa kanila, karamihan, nag-asawa ng higit sa isa. Subalit, lubos nilang binibigyang halaga, binibigyan din ng pagiging makatarungan. Sinabi ni Ibn Sirin, sabi niya, hindi ka aya-aya sa isang lalaki na may dalawang asawa na siya'y mag-ablusyon, mag-udo sa isang bahay ng kanyang asawa na hindi niya gagawin sa isang niyang asawa. Sabi pa ng isang ulama na kabilang sa salafus salih, nagiging pantay ako sa paghalik ko sa aking dalawang asawa. Ang ilang pa sabi niya, kung ako ay gumagamit ng pabango sa bahay ng isa sa aking mga asawa, ay ganun din na gumagamit ako ng pabango pag ako ay pupunta sa ikalawa kong asawa. Yan! Nagiging mahigpit sila sa mga maliliit na bagay, pagpapabango, paghalik, pag-udo, ano pa kaya sa financially at sa panahon na ito ang nakaligtaan ng karamihan sa mga lalaki na nag-asawa ng higit sa isa. Matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng iba, ilan ng mga ulama, nakakamangha ang ilang kalalakihan. Nag-aasawa ng isa, subalit hindi nila naaalagaan ang mga obligadong sala. Tama nga naman. May sense, diwa. Nag-aasawa, mahilig mag-aasawa ng marami. Subalit kahit ang pagsasala obligadong sala, hindi niya naaalagaan. Hindi ka nagiging makatarungan kay Allah. Paano pa kaya sa iyong mga asawa? Yun ang sense, diwa. Napapangalaga mong sunnah, subalit ang mga obligado ay hindi mo naalaga. Kapintasan, kahinaan at pagsunod sa pagnanasa, hindi ang sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Unawain natin ang ating reliyon at katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kaibigan, mga kapatid, nais kong talakayin ikalawang paksa na ating tatalakayin hinggil sa pag-asawa ay ang fawaid, mga kabutihan na idinudulot ng maagang pag-asawa. Dahil ang ilan, tinutularan pa nilang mga kufar na tinatanggihan nila ang kanilang, itinatanggi nila na makapag-asawa ang kanilang mga anak sa murang edad. 16, 17, 18, 19, 20. Tinutularan pa nila mga kufar na nag-aasawa na pag 25, 30, 35. Huwag nating tularan. Ang Islam, hinimok tayo na mag-asawa hanggat maaari ng maaga dahil ito ay gamot, lunas. Ang mga kufar, kinatatakutan nila. Ayaw nila ng commitment. Magdala ng responsibilidad. Dahil sa kanila, enjoy life. Magsaya muna sa buhay bago ka magdala ng responsibilidad. Wala silang panuntunan. Makamundong buhay lamang ang pinangangalagaan nila. Tayo, mga lalaki, tunay na mga lalaki, nagdadala ng responsibilidad. At naaawa tayo sa mga babae na dapat inaalagaan natin. Kinukupkup natin sila dahil sila'y mahihina. Hindi nila kaya maghanap buhay. Nagdadala tayo ng responsibilidad.
Yan ang mga tunay na mga lalaki. Ang Islam naghimok sa atin ng pagmaagang pag-aasawa. Lunas mula sa fitna. Kahalayan, ano pa mang fitna? Ang pinakalunas sa fitna sa ngayon, sa mga kabataan, higit lalo sa mga kabataan ay pag-aasawa. Huwag niyong idahilan ang kamahalan ng mahar. Mag-ipong ka lamang. Maghanap ka ng babae, mababa ang mahar, magaan ang mahar. Inshallah, may mahanap ka. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, sino man ang naisin niya na maligtas ang kanyang sarili mula sa fitna, madalis ang kanyang sarili, tutulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalagaan mo ang kanyang sarili. Ang unang kabutihan na naidudulot ng maagang pag-asawa ay ihsanul farj wa gaddul basar. Mapapangalagaan natin ang ating masilang parte ng katawan at ang ating paningin. Mula saan? Mula sa haram na gawain. Alam natin. Yung masilang parte ng katawan, na ito ang labis na nagkakasala. At itong paningin natin, lalo na ngayon sa panahon ngayon, na panahon ng social media, na kung ano-ano ang nakikita natin na pumupukaw sa ating pagnanasa, fitna, ang gamot nito, ang lunas nito, ang pag-asawa. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum ulba'a falyatazawwaj. O kayong mga kabataan, tinawag ang kabataan dahil likas, kadalasan ang mga kabataan, sila ang nafifitna. Malakas sa kanilang fitna, malakas sa kanilang pagnanasa. Kaya ibinukutami ng mahal na propeta sa hadith na ito. Ya ma'ashara shabab, sino mang may kaya sa inyo na ang pag-aasawa, sino mang kaya niya ang pag-aasawa, falyatazawwaj, siya ay mag-asawa. Fa innahu aghaddul lil basar wa ahsanul farj. Mapapangalagaan niya ang kanyang masilang parte ng katawan at ang kanyang paningin. Mula saan? Mula sa haram. Mula sa haram. Pangatlo, istikrar sihatil mutazawij. Magiging mapanatag ang isip ng kabataan kapag siya'y nakapag-asawa. Magiging matuwid na siya. Isa sa kabutihan. Lahat, tingnan nyo, lahat ng kabataan nakakapag-asawa, nawawala na siya sa mga bisyo. Nagiging matuwid siya dahil meron na siyang responsibilidad. Kaysa sa mga kabataan na hindi nag-asawa, iba't ibang bisyo. Mas mainam makapag-asawa siya para makafocus. Meron siyang peace of mind. At ito ay pinatunayan sa Quran. Mag-asawa kayo dahil makakamtan nyo ang sakina kapanatagan. Peace of mind, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-apat, ang pagpaparami ng supli, mga anak. Tandaan nyo, ang umma na ito, inimok tayo ng mahal na propeta na tayo ay magparami ng mga anak. Huwag tayong matulad sa mga kufar. Yung family planning, binibigyan nila ng hangganan yung panganganak. Ito ay haram sa Islam. After ng dalawa o tatlong anak, puputulin ng matres dahil sa pangamba, takot sa rizq ni Allah. Ito ay haram, gawain ng mga kufar. Kung pagpaplanuhan nyo ng iyong asawa na every 2 years, 3 years, or 4 years kayo manganak dahil nahihirapan ng iyong asawa na kung taon-taon, o di kaya sabihin ng doktor na hindi kaya ng iyong asawa na taon-taon, pwedeng 2, 3, or 4 na taon kayo nanganak, ito'y pinaitulog sa Islam. Subalit yung putulin, bigyang hangganan ang panganganak, ito'y haram sa Islam na walang medical reason. Nagpaparami tayo. Sabi ng mahal na propeta, tazawwajul wadud al walud. Mashallah. Mag-asawa kayo ng babae na malambing, mapagmahal, at yung mahusay manganak, madali mabuntis. Magparami kayo dahil sa kabilang buhay ay magiging proud ako sa inyo sa dami ninyo. Ipagmamayabang tayo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa dami ng umma, followers ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa mabuting inudulot ay natututo yung binatilyo
na bumuhat ng responsibilidad, pumasan ng responsibilidad kapag siya ay maagang nakapag-asawa. Kabilang to sa mga kabutihan. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo'y kanyang gabayan at gawin niyang kaibig-ibig, kanais-nais sa atin ang sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kanina, tinalakay natin yung mga benefits, kabutihan ng maagang pag-asawa. Ngayon naman, may mahalagang topic paksa akong tatalakay na inaakala ng ilan na itong mga bagay na ito ay hadlang, no, magiging dulot ng kapahamakan o kawalan ng tagumpay. Masama daw idinudulot ng maagang pag-asawa. Inaakala lamang nila na ito'y nagiging hadlang. Ang pag-aasawa daw ay nagiging hadlang upang makamtan ang mga bagay na ito. At itong mga bagay na binabanggit nila ay nagmumula sa mga kuffar. Na sinasabi nilang, inaakala nila na ito ay hadlang sa future ng isang kabataan. Lalo na ang ating mga anak na babae. Una dito, ang una na inaakala ng ilan na hadlang sa pag-aasawa ay ang hajizul mal, yung kayaman ng salapi. Ang ilan ayaw mag-asawa dahil sabi niya mahirapan ka lang kung wala kang pera, wala kang salapi, wala kang naipon. Ayaw mag-asawa, natatakot sa rizq, panustos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-ipon muna ako nang ilang libo, ilang thousand, saka ako mag-asawa. Ito ay kamalian. Tandaan nyo na ang pag-aasawa ay kabilang sa rizq, dahilan upang makamtan natin ang rizq ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, huwag kang matakot. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang naggarantor na kanyang gibibiyaan ang taong natatakot. Ginagampanan niya ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala kabilang dito ang pag-aasawa. Pangalawa, ang hajizud dirasa. Ang ilang pasintabi, paumanhin, ginagawa nilang hadlang ang pag-aaral. Like for example, halimbawa ang kanilang mga anak na sa kolehiyo, may namanhikan na lalaki na sa kanyang relihiyon, mabuti, nandun na lahat ang qualification. Ayaw nilang tanggapin dahil na gusto muna nilang makapagtapos ang kanilang anak. At marahil yung anak nilang babae ay nais nang makapag-asawa dahil may marahil may fitna, nafifitna. At yung magulang niya iniisip niya yung pagtatapos ng kanyang anak, hindi niya naisip na pangalagaan ng kanyang anak. Ginagawang hadlang ang pag-aaral, hindi, ito'y kamalian. Huwag nating isang tabi, i-delay ang pag-asawa dahil lamang sa pag-aaral ng ating mga anak. Kahit pa huminto sa pag-aaral ang iyong anak, basta makapag-asawa siya, mas mainam. Mapapangalagaan siya mula sa fitna. Ano sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Man ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwiju. Sino mang dumating sa inyo na manhikan na lalaki na nakita niyo sa kanya ang kanyang reliyon, ang kanyang pagsasala at ang kanyang ugali, tanggapin ninyo. Kung hindi niyo to tatanggapin nang walang dahilan, marahil sa makamundong bagay, hindi nyo tinanggap ang gusto mag-asawa dahil hindi malaki ang kanyang mahar, ay hintayin ninyo ang kapahamakan, fitna sa inyo, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Huwag natin gawin dahilan na idili ang pag-asawa dahil lamang sa mahar, dahil lamang sa makamundong bagay. Ito ay fitna.
Sa kabilang dako, huwag naman natin pilitin ang ating mga anak. Kung ating mga manak ay ayaw talaga nilang tanggapin ang pag-asawa, ay huwag natin pilitin. Subalit, sa puntong ito, huwag natin gawing dahilan ang mga makamundong bagay para lamang i-delay ang pag-asawa ng ating mga anak. Dahil ang pagsasabuhay sa sunna ng mahal na propeta sallallahu na sa pamamagitan nito ay mailalayo natin ang ating mga anak mula sa mga fitna, kahalayan, haram na gawain, ay mas higit na dapat natin bigyang halaga at pangalagaan. Ipaunawa na sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyong Islam at naway magampanan natin ang mga kautusan, katuruan ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, inna Allah amanakum.